Sinalubong at inaresto ng mga tauhan ng QCPD Station 14 ang lalaking ito sa tapat mismo ng kanyang tirahan sa Barangay Culiat, Quezon City, Martes ng gabi. Ikinasaang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon sa paulit-ulit niya umanong panghahalay sa 13 anyos na kamag-anak na kasama niya sa bahay. September 15 nang dumating sa Quezon City ang biktima mula sa Iligan City matapos pangakuan ng sospek ang kanyang mga magulang na pag-aaralin siya sa Metro Manila. Doon din sa mga panahon na iyon, inumpisahan ng sospek ang araw-araw na panghahalay sa bata. Ang sospek, pinsan ng ina ng biktima. Napag-alaman namin, simula pa lang na dumating yung bata dyan, ilang araw pa lang nakakalipas, sinimula na yung panghahalay at araw-araw sinasagawa. Hanggang ngayong araw na to. Ayon sa QCPD Station 14, unang ikinwento ng biktimang sitwasyon sa kanyang mga kaklase. Yung mga kaklase, bilang concern na nga nila na babahala na rin sila dahil araw-araw nga ginagawa, isinumbong na sa kanilang adviser. Na dumulog naman yung adviser sa barangay. Namamasukan bilang family driver at sumasideline din sa vlogging ang suspect. Aminado siya sa nagawang krimen. Itong sisisi, bumangpin ko yun eh. Bakit ho nyo nagawa? Hindi ko alam. Yeah, sa ngayon ay hinihintay ng makaluwas sa Maynila ang mga magulang ng biktima na nakatira sa Iligan City. Pansamantala munang ilalagay sa pangangalaga ng Social Welfare Department ang 13 anyos sa biktima habang ang suspect naman ay kasalukuyan ng nasa kustodiya ng QCPD Station 14 at mahaharap sa reklamong statutory rape. Liza Aquino, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.